5, 4, 3, 2, 1. Hello, mga Hello, Arky! Hello! Kamusta? Kamusta kayo, mga ka-Arky? Kamusta, Sir Renzi? Okay naman, ito. Sarado ang gym. So, balik workout from home. Sus ko, mawawala na naman ang mga naipundar natin sa gym. Pero ganun talaga, safety first, di ba? Safety first tayo. And I hope din sa mga ka-Arky natin, you're safe at home. Di ba? So, iwas-iwas muna sa mga non-essential at magkalimutang galaw-galaw. Okay? Kasi yung mga comorbidities ng COVID, eh, maiiwasan natin by regularly exercising. Diba? Ikaw, Marian, kamusta? Oo. Mabuti naman, mabuti naman. Ito, busy sa pag-aaga, sa pagiging tatay sa aking 6-month-old na baby. Work from home at sana magaya ko ang workout from home din. Ka-time. Nako, ito lang sinasabi ko sa Marion, hinahanapan ng oras yan. Hindi mawawala ang trabaho. Ay, nahanap. Time management. Magandang pag-usapan din ang time management sa susunod na mga videos natin. Pero for now, since ang mga ka-Arky natin ay natuwa, okay, dun sa ating usapan, sa tips, no? Okay, pakihanap mga ka-Arky dahil meron kaming previous video ni Marion on tips on buying a brand new car. Okay, pag-uusapan naman natin kung may brand new car, pero ano? Second car. Diba? So, sa mga ka-Arky natin na medyo, ano ba, kung for the meantime muna, di ba, second hand car muna tayo, hindi pa, perhaps, you know, kaya ng budget natin, or kung halimbawa, sige, try out muna tayo ng second hand car, saka na yung brand new car, ito ang mga tip para sa inyo. Oo, ayan. So, pag-usapan natin ngayon, no, yung second hand car naman, mga ka-Arky, okay? Baka naman kasi namamahalan kayo sa mga brand new cars, tingnan natin yung mga second hand cars. Two quick points muna, no? Ano yung advantage kapag... Teka lang, question. Pag second hand car ba, kasama ba dito yung, kunwari, original, di ba? Tapos binenta dito. Tapos ito, binenta dito. So third hand ba yun? Covered pa rin ba natin hanggang 10? Third hand and fourth hand car. Classified pa rin as ano yun, second hand pa rin. Kasi ang value talaga sa first owner lang. Okay, nilinaw ko lang. Okay, so kasama dito ka-Arky, okay, yung hindi original, okay, yung hindi first owner car. So second hand car encompasses third owner, fourth owner, basta hindi carnap, okay? Basta hindi carnap, sige, basta go. Hindi ikaw yung bumili sa dealer, yun. Okay, sige, game. So, ano muna natin, very quickly lang, bakit ako bibili ng second-hand car? Ayan, so, I have two points. Number one, baka kasi kailangan mo ng isang malaking sasakyan pero hindi pa kaya ng budget mo. Ayan. So anong example natin? So you want to buy an SUV, for example. Gusto mo ng 7-seater na sasakyan pero sa presyo niya na 1.7 million mahigit kapag brand new, baka hindi kaya ng budget mo. So you may want to consider yung mga second-hand SUVs na mas mura na ngayon. And depreciation would be about 20 to 30% per year, ha? Per year. So, the older the vehicle, mas mura siya para bilhin mo. At maya-maya mag-share ako ng mga tips, no? Paano natin titingnan yung isang sasakyan para kahit luma siya, may value pa naman. So, dito din sa sasakyan, may valuation din na tinatawag. Nox, parang stock market lang, ha? Sige, tina natin mami. Na-excite ako. Sige. Second point, no? Second point is, ito yung sa mga ano, no? Yung sa mga fresh graduates dyan, sa mga nagsisimula pa lang mag-drive. Siyempre, pag branding sasakyan, di ba? Parang kakabaka pa tayo, tapos baka mabangga, di ba? At a second-hand car, lalo na sa mga nagsisimula pa lang, is a good car to use kasi parang yung konsensya mo na pag nabangga ka ng motor or nasagi ka, okay, you know kasi na medyo
luma na yung sasakyan. So until you master yung driving skills mo, you can practice using a second-hand car. Ayan. So, practice muna, no? Oo, practice muna. Ayan. And of course, definitely hindi mawawala. Mas mura pa rin yung second-hand car compared sa brand new, no? For example, if you have 500,000 pesos, di ba? And you're looking to buy a sedan, a brand new sedan, which is worth 800,000 pesos, mag-loan ka pa kasi kulang eh. Tapos may down payment ka pa, di ba? Yes, oo. Eh, what if you have 500,000 and you can find a car na in good condition naman for 500,000 pesos? You have 500,000 pesos cash. Eh, bilhin mo na lang siya ng cash. Hindi ka pa nag-loan, hindi ka pa nagkaroon ng obligation. Yeah. Sige. So punta naman tayo sa ano na, sa valuation na nung sasakyan. Oo, kasi syempre. Marami akong tanong, hindi nililista ko eh. Oo. Sige. So tingnan natin, no, tatlong bagay: exterior, interior, tsaka yung engine ng sasakyan. Ayan. Ano ba yung mga tips para makita kung merong mga kailangan tayong i-bargain sa nagbebenta sa atin ng sasakyan? Ayan. Bargain kasi is kapag may defect, may nakita tayong defect sa sasakyan, you can ask for a bargain, no? Kasi syempre, your goal is to find value for your money. So, exterior, ano yung mga tips doon? First is to go around the car. Ikutin mo yung sasakyan na bibilhin mo. Kaya mga ka-RT, huwag kayong magsasawa na tumitingin lang sa online. Kailangan bisitahin yung sasakyan. Okay, parang ano lang, no? Parang mga ano to, yung mga nakikipag-date-date, no? Di ba? Mga online-online, pagtingin sa person, parang sexy, no? Oo, kala mo, okay, di ba? Maganda, gawa, pero pagtingin sa in-person, di ba? Parang medyo malayo. So, busy tayo. So, go around the car, check the car. So, from your ano visual lang, makikita mo yung ano eh, yung sa panel ng sasakyan, yung pintura niya. May makikita kang pintura na medyo light or medyo faded, ganyan. Kapag yung isang sasakyan kasi nabangga at pinagawa sa isang taga-pintura na hindi naman ganun ka-professional, hindi matutugma yung kulay dun sa original paint ng sasakyan. So, hindi pantay? Oo, hindi pantay. Oh, okay. Tapos sasabihin sa'yo, nabangga na ba to? Ay, hindi pa yan nabangga, sir. Scratch ba to ng malalim or anything? Ay, wala, maayos yan. Pero pag tingnan mo, hindi pantay yung kulay sa mga panel. Ayan, so, red flag pala yon. Red flag pala pag hindi pantay ang kulay. Oo. Another, hindi lang sa kulay ang pinapantay, pati yung mata ng sasakyan pinapantay din. Okay, paano yun? Paano yun? Oh, yung mata ng sasakyan, meaning yung headlamps ng sasakyan, titingnan mo rin, headlamps and tail lamps niya, no? Kapag okay, let's say yung kaliwang headlamp ng sasakyan, mas bago dun sa kanan, kasi yung kanan, syempre by old age, parang naalikabukan, ano na siya, na mas maitim na siya, no? Dapat pantay eh. Kung hindi nabangga yung sasakyan, pantay lang yung itsura ng left and right headlamp niyan. So kapag bago yung left headlamp, tingnan mo bakit kaya niya pinalitan. Kasi posibleng nabangga. Either nasira yung headlamp niya or nabangga, kaya kailangan palitan. Ayan. Parang plastic surgery. Dapat pantay yung mata. Kasi hindi pantay yung mata sa surgery. But good point, di ba? Mga pwedeng tinatago pala, di ba? Ito yung mga determinant, no? Kung nabangga, di ba? Ito yung mga telltale signs. Ang mata at ang kulay. Dapat pantay. Diba? Oh, pwede. Ang mata at kulay dapat pantay. Okay, sige. Oh, magkaray yun. Oh, punta na naman tayo sa interior naman. Interior. Okay. Kasi ang laging issue, no, ang laging kwentuhan kapag second-hand car, maliban sa kung nabangga ba yan, ay lumubog na ba yan? Kasi bahain pa naman dito sa Pilipinas, dumura lang ang tatlong maton dyan.
Nagtabaha agad sakali, eh, di ba? Right. Oo. Mm. So first, di ba, tatanungin mo, saan ba nakatira yung may-ari nito? Siyempre, yung nagbebenta sa'yo, pwedeng ahente lang siya, eh, di ba? Hindi naman siya talaga yung owner. May nakiki-ahente lang, di ba? So tanungin yung ahente o yung nagbebenta, saan ba galing tong sasakyan na to? So check mo yung address, yung location ng owner, di ba? Kung makita mong katabi ng ilog Marikina yan. Mag-isip-isip ka na, di ba? Oo, oo. So, yun ang isang step. Pangalawa, again, kailangan mong pumunta at i-check yung sasakyan kasi pagbukas mo ng pinto, amoy-amoyin mo yung sasakyan kung may amoy na kakaiba. Amoy kakaiba. Ayan. Oo. Anong amoy? Anong amoy? Amoy ano? Baka amoy katawan yan. Iba yun. Iba yun, iba yun. Malas yung, yun, malas. Yung tubig, di ba? Kasi yung sasakyan may carpet yan eh. Yung tubig na nanatili sa carpet na hindi nalinis ng mabuti, syempre mangangamoy yun. Diba? Amoy kulob? Amoy kulob? Oh, okay. So yung foul odor yung titingnan mo doon. But wait, there's more. Kasi may magagaling ng ano eh, maglinis ng flooded unit ngayon eh. 'Di ba? Syempre, talagang pupuliduhin nilang linisin 'yan para mawala yung amoy, no? So ano pa yung mga signs para makita kung lumubog yung sasakyan? Pwede mong tingnan yung sa seat belt niya. Oo. Kasi ano naman eh, fix naman yung seatbelt. Kapain mo lang ng konti ng ganun. Pag may makita kang stain dun sa ano, likod ng seatbelt, bakit kaya nagkakaroon ng stain dun? It could be of old age. Pero yung stain, another reason is yung stain eh dahil sa baha. Pumasok yung tubig at umakyat hanggang dun sa level ng seatbelt. So, ibig sabihin... Parang ano, parang watermark. Parang mayroong watermark. Oh, yeah. Okay. Mm-hmm. And last pagdating sa interior is to check yung functionality ng sasakyan. Kasi tayo, di ba, parang as long as umaandar, okay na siya. Pero yung mga power windows pa niya, yung mga switches dito, ganyan. Pag pinindot mo ba tong switch na to, iilaw dun sa instrument pa niya. Yan. Ito yung mga technical things na kailangan i-check din pagdating sa interior. And last, pagdating sa engine. Ayan. So sa engine. Oo, sa engine naman, oo. Ano ha, i-check mo kung sumusunod yung sasakyan sa periodic maintenance niya. So as long as meron siyang booklet, maganda kung may booklet siya. At makita mo doon kung laging pinapa-change oil yung sasakyan. Usong-uso ngayon yung change oil. Oo, guys! Hashtag. Yung legit na change oil, ha? Yung legit na change oil. So kung dumaan yung sasakyan sa totoong change oil, may nakasulat na record yan sa PMS or Periodic Maintenance Service Booklet nung sasakyan. It boosts yung value ng sasakyan, mga ka-RT, ha? Kasi ibig sabihin, yung previous owner, sinusundan niya or pinapadaan niya sa kasa. Kasa ng sasakyan na hindi kasa na. Change oil. Hindi kasa ng change oil. Kasa ng sasakyan siya. Kumbaga yun yung record, no? Yung sasakyan na naalagaan siya ng, ano, naalagaan ng mabuti siya. Ng owner. Yan mga ka-IT. So ano pala, no? So dapat ang mga exterior, interior, and engine. So, ano, no? Hindi lang pala dapat ang kotse, dapat sisipatin. Okay? Sipatin ng labas, sipatin ng loob, at bukod sa sisipatin, aamuyin din. Diba? Sisipatin at aamuyin. Okay? Huwag kalimutan, mga ka-RK. Pero, may konting oras pa tayo, Mario, no? What's a good kilometrage ba for a car? Kasi kunwari, 2 years ang, ano ba yung average na dapat na kilometrage ng kotse para masabi mo na, you know, na goodbye pa tong kotse na to? Like kunwari, kung 3 years na yung sasakyan, would a 100,000 kilometer reading be way above? Mataas na yun. So ano dapat per year? Ano dapat per year? Like yung sasakyan ko, 60,000 na siya, 5 years. O, mga 12 per year. Mga 12 per year, oo. Ah, okay. So, benchmark natin, no? Mga 10 to 12 per year, hindi pa masyadong gamit yung sasakyan. Kumbaga, average lang yung gamit. Average hindi siya yung tag-tag talaga, no? Tapos, saan ba maganda bumili? Quick tip lang, no?
Bangko ba, dealer ba, o yung kakilala? I mean, ano bang mabibigay mo ng mga tip doon? Kung bibigyan ako ng second hand car, sabi, okay bumili, okay ba sa dealer, okay ba sa bangko, or kakilala? I mean, what's your thought on that? Your thoughts, your thoughts. Pagtitingin ng second hand car, I would suggest to go to a reputable second hand car dealer. Ibig sabihin, they have the capability to certify yung sasakyan, right? So, ibig sabihin, bago nila kunin yung sasakyan, chine-check muna nila using yung ibang, yung mga bagay na binanggit ko kanina and more. Okay? Kasi ang ginagawa ng ibang dealer, di ba, pag bibili ako ng bagong kotse, may tinatawag na trade-in eh. Trade-in. Mm, yeah, yeah. Oo. Pero sa iba, they just trade-in their car, di ba? Pero ikaw, nabibili ng kotse, are you sure na na-certify yung sasakyan? Are you sure na na-assess ba ng mabuti yung sasakyan to give a fair value to you based on the current condition ng sasakyan? Okay. And how do you know a good dealer from not a good dealer, from a bad one? How would you know a good dealer from a bad one? If the dealer, okay, is honest with you, and in sharing with you yung mga details ng sasakyan. A good sign para sa akin is kapag yung kausap mo, inuunahan ka na na magsabi ng mga discrepancies or weaknesses ng sasakyan. Hindi sweet talker, no? Hindi sweet talker. Tapat yung tapat. Dealer. Kailangan ba may malaki siyang garahe para masabi na legit dealer siya or a good dealer or not necessary mo? Not necessarily. Yeah, kasi meron sa labas ng village namin, tagal na siya nagbebenta ng kotse, mga second hand. Pero ang binibenta naman niya, mga luxury cars naman. Puro mga Porsche, mga ganyan, mga Audi, mga Benz. But yun ang ano niya, kasi mga, yun ang network niya eh. Yun yung kilala niya. How about buying sa banks? Okay ba yun na bumili sa bangko ng mga kotse, ganon? Diba? Ah, ito yung mga repo? Repossess? Oo, na... yung mga repossess, okay ba yun? Oh, sa repossessed kasi, as is where is siya. Ibig sabihin, kung kunwari yung owner, papatakin na yung sasakyan, minsan ginagawa nila, binabasag yung salamin. So, pag binasag na yung salamin, medyo bad shot na para sa'yo kasi ikaw magpapaayos nun. Ikaw na buyer, gusto mo yung car, kaso basag yung salamin, okay? Ikaw call mo yun. Oo, call pero mo yun. Pwede mong, ano, pero pwede mong tawaran ba yung banko for that one? Ano na kasi yun, bawas na yun eh. Doon sa repo price niya, bawas na siya. Imputed na. Okay, so again, no, mga ka-Arky, whether dealer, whether banko, or whether kakilala, huwag kalimutan, okay, yung two golden rule natin, sipatin at amuyin ang kotse, okay, ang interior, exterior, at yung engine. Yan. So, I guess that's it sa mga tips natin noon buying a second-hand car. Kumpleto na kayo, whether brand new or second-hand car, may mga tips na kayo. Of course, dahil kay Mario na maraming alam sa kotse, okay, nating car expert. So, if you like this video, please give it a thumbs up. Please do share our videos. Okay, sa mga gusto yung matuto sa mga videos namin, i-share nyo lang. And click that notification bell if you want to know when our videos are up. Okay, so that's it for us for this particular video. Ingat parate, okay, and bye-bye. Stay safe. Bye-bye.